Yan ang mga pagkain Pilipino na hindi nawawala pagka may birthday. Sa paniniwala na hahaba raw ang buhay nung magbe-birthday pagka may handang pansit. Hello po mga ka-senior, welcome po sa aking channel at magandang tanghali po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ngayon na po, nagyayelo sa labas, nag-i-snow. Kaya hindi kami ala akong mapuntahan, hindi kami makalabas ngayon. So naisipan na lang ni Mrs. na magluto ng pansit, ginisang pansit, bihon yata yun. Bihon gisado na siya namin mimiriendahin. At yung iba naman itatabi niya dahil marami yung niluto niya, yung lulutuin niya, itatabi naman niya yung iba para sa mga susunod na araw meron kami mamirienda. Hindi nga kasi kami kumakain ng tanghalian. Almusal lang at saka hapunan. Na sa hapunan, kaunti lang yung kanin. So, samahan po ninyo kami sa pagluluto niya ng pansit gisado, bihon. So, ito na mga ka-senior yung kanyang mga ingredient. Yung lulutuin niyang pansit. Ito yung hipon na sariwa, sibuyas, bawang. Tsaka itong bawang, yan dinidikdik niya kasi. Kaya sa dito sa kung makikita. Tapos ito yung kinchay, Chinese celery. Ito yung kanyang hinimay na manok na nilaganan niya. Yun, ito naman yung kanyang gulay na panlagay, repolyo na iniwarin niya, hiwana. At itong pansit bihon. Ayan. So dito niya iluluto sa pinagpirituhan ng baboy na ipapanawag naman niya sa ginisang ampalaya. At ito naman yung kanyang pinaglagaan ng manok na gagawin niya sabaw. So mag-uumpisa na siyang magluto mga ka-senior. Ayan yung aming dakilang cook. Ayan yung bawang ng kanyang inuna. Malapit nang mag kulay brown yung kanyang bawang. Susunod na niya yung sibuyas dyan. Ayan na yung sibuyas. Luto na rin yung sibuyas. Susunod na niyo yung hinimay na manok siguro. Mm-hmm.
luto ng sibuyas, sinunod na niya yung inimay na manok. Lalagyan niya ng konti at namamakat. Lalagyan niya ng konting sabaw daw. Umapakat eh. Para huwag masunog at dumidikit sa kawali. Hindi pa. Na hiniwa niya ng maliliit. Kanilang luto na yung panahog eh. Yeah. So ayan, halo ko na yung panahog. Na isang kutsa na. Ito na nga yung carrots. Susunod ko kaagad dito yung kutsa. Susunod na raw niya. Kasunod agad yung kunchay. Susunod ko na hipon din, pero hahanguin ko rin. Bago. Okay, dadagdag ka na uli ng sabaw. Para ihak ko po itong hipon. Oh, at yung panahog na hipon ay lulutuin daw niya ng half cook. At saka niya hahanguin at mamaya na niya ilalagay yun. So ayun, half cook na yung hipon, hahanguin na niya muna. Kasi matitigas ito, kailangan pag ano, mamaya ko ulit ihuhulog. Mamaya na raw niya ilalagay at pagka nasobrahan ng luto yung hipon, matigas, makunat. Kaya hinahango niya muna. Ayan, malapit ng maluto. So ayan na, kumukulo na. Lalagyan na niya ng sabaw. Kukuloyin lang yan, tsaka pahuhulog kay pansit. Dagdag ko ito kung kulang pa. Hihintayin daw na kumulo uli at ilalagay na niya yung huling yung pansit at saka yung hipon. Saka ito, mamaya. Saka yung repolyo. Pagka naluluto na yung pansit, saka ako hitsasama yung repolyo. Daling maluto lang yun. O, oh, ayan. At syempre, hindi mawawala yung pampalasa. Kalahati ayan lang muna. Magic sarap. Yan ang kuha ng mga Pilipino.
para ating kasama sa mga niluluto. Pero dito sa Canada, ayaw nila nun. Yan na. Yun ang pansit na ibinabad niya ng konti sa tubig para lumambot daw. Madaling hindi maubos yung sabaw. Hindi ba sisipsipin yung pansit yung sabaw. Kasi may nakaibabaw. Yan ang simpleng merienda. Madali ring lutuin. At hindi nga kami kumakain ng tanghalian. So ganito na kinakain namin. Konting pansit or tinapay. Sa hapon na kami kumakain ng rice. Sa umaga at sa hapon lang kami kumakain ng rice. Rice na rin to. Ang pansit. Kung sa bagay yan nga, kung na rin. Konti na lang ang kailangan. So ayan, kaya kulang daw ng tanang konti pa. Lalagyan ng paminta yung kanyang black pepper, yung kanya inilalagay. Yung black pepper. Ilalagay na ro yung kanyang unti-unti ko na ihuhulog itong repolyo. Gulay. Yan lang naman na inilalagay. Hindi na naglalagay ng ibang gulay. Mayroon sana kung merong sitsaro. Ayoko. Wala naman kami sitsaro. Yung iba naglalagay nun. Unti-unti ang paglalagay ng repolyo at maliit yung lutuan. Yung aming lutuan medyo maliit baka tumatapon. Sarap, maraming repolyo. Maraming gulay. So yan, huli ng luto ng pansit. Tsaka yung repolyo, huli na niyang ilalagay yung inilagay yung hipon. Yan at pagkaluto ng hipon, okay na. Merienda mo. Yan ang mga pagkain Pilipino na hindi nawawala pagka may birthday. Sa paniniwala na hahaba raw ang buhay nung magbe-birthday pagka may handang pansit. So ayan na mga kasenior at nakaluto na kami ng ay siya pala, nakaluto na ng merienda namin. Nagdagdag siya ng paminta at kulang daw sa anghang. Yun naman depende lang sa panlasa nung gustong kung mahilig sa maanghang, magdagdag ng paminta. Lagay ng siling based. So ganyan lang mga kasenior ang simpleng merienda. Yung pong pansit na ginisa. Pansit biho na ginisa. Pansit gisado. Or pansit gisado. So, yan. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa muli sa amin. At mamaya kami magmimerienda na pagka nagising. Gising na. Pag nagising yung aming bunso. Aming amo. Halina po kayo mga magmerienda, mga kasenior. Tikman dito ang pansit na niluto ni Mrs. Pansit-pansitan.
Do you have your black pepper? Mga palis. Ayan, patis, we have patis. O, kain po tayo. Yeah. Ah, nagdagdag ako ng paminta at kulang sa anghang para sa akin. Sparkling water. Sparkling water. Yeah. It make my heart get nice sour for me. Like baby. Mm-hmm. Me.